Bali, ilan lang to sa kagandahan ng V8 sound card. Hey, hey, hey! 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 Hey, hey! Ayun, malit na sa boses natin na maayos. Ilan lang to sa mga feature ng V8 sound card. Pag-uusapan natin yung iba. Ginagawa mo! Siyempre, unahin natin to. Professional condenser microphone. Tingnan natin. Ayan, so pagbukas natin, ayan, nakikita natin yung filter para sa pagpangit ang boses mo. Filter. Hindi, joke lang. Tingnan natin yung iba. Tapos, ito yung cord para sa microphone. Yung sa clip nung stand para dito sa table, tapos yung microphone, yung foam, di ko alam tawag dito, ito yung tinatawag na dead cat para dito maya, yung sa standing, paano ba ito, how is this, ayun, okay. Tapos, ito yung sa mic holder. At saka, isa rin itong mic holder din. Tapos, dito naman tayo sa live sound card. Okay, so bubuksan muna natin yun. Ito, dito na lang muna natin. Dito naman is, ito na mismo yung sound card live V8. Ayan, nakikita ba? Tapos, ito yung mga saksakan sa likod. Ito naman yung saksakan ng alam nyo na yun. Ayan. Tapos kasama nyo dito sa box is tatlong cord para sa charging. Tapos ito yung sa cellphone na gagamitin. Ayan. Bali ito sa lahat. Ayan. Bali ngayon, si-setup natin lahat. Bali ano, maliit lang yung kwarto natin. Kaya diyan na lang yung camera, kuha naman lahat kasi dito ko naman lahat isa setup. Guys, natapos na rin natin siyang i-setup lahat. Pero yung kasi nilipat ko na ng ligayan, dito ko na siya nilagay. Para dito kasi hassle sa akin. Pero dito kahit papaano, pag ginanong ko, okay na, diba? Hindi na ako magugulo pag trabaho. Ayan. So, nandito na rin yung V8 natin. Yung sound card, dito ko na rin siya nilagay. Tapos, ito yung tatlong cords na kasama pala dun sa box kanina. Yung para sa magre-record ito, pero hindi pa ginagamit eh. Mamaya ito isasaksak ko dito sa camera na gamit natin, tapos magsasalita ko dito, yun, maririnig nyo yung pinagkaiba. Tapos yung isa naman dito is para sa cellphone na pagkukuhanan mo ng music. Halimbawa may isang cellphone, doon mo isasalpak. Halimbawa dito isasalpak mo, kaso dito gumagana eh. So, ang gagamitin natin is hira mo mamaya ng cellphone ng pinsan mo. Ayan, dun mo isasalpak yung ano, dito, para hanbang magkakaraoke ka, dun mo kukunin yun. Dun manggagaling yun, kanta, tapos dito naman yung pang-record. Tapos yung isa naman, ito, nailagay ko na kasi. Ito yung pang-charging naman niya. Dito kinakabit sa charging. Mamaya lahat ilalapit ko para mas makita nyo maayos. Okay? Bali, ano, ipapakita ko na rin pala sa inyo lahat ng function ng mga button dito.
Ayan, lahat ng yan. Basta alam ko ipapaliwanag ko sa inyo. Pero pag hindi ko pa niliwanag, meron dito kasi hindi ko alam para saan eh. Pero yung mga alam ko lang, sasabihin ko sa inyo lahat. Okay, so ngayon, pag-uusapan na natin yung the Soundcard V8. Yan. So para mapastart natin siya, kailangan natin pindutin yung power ng nasa almost 3 seconds. 1, 2, 3. Yan. Pasensya na medyo mayingin sa labas ha. Mamaya pag ginamit na natin to, ako na lang ang maririnig nyo. So yun, antayin natin. Papaliwanag yung lahat ng button dito sa likod. Ah, yung mga saksakan pala. Sorry. So ito yung tatlong cord na kasama sa V8 na to. Yan. USB type at saka yung 3.5mm na pangsalpak sa cellphone. Ito pangsalpak dito sa V8 natin. Yan. Tapos meron pang isa. Nandito na, naikabit ko na sa PC. Hindi ko na kukunin. Pero ito is para dito sa charging. Ayan. Yung isang item para sa charging. Ayan. Pasensya na medyo blurred. Basta, ayan. Lagay ko na lang dito. Picturean ko tapos lagay ko na lang dito. Ayan. Charging. Tapos live 1 at saka live 2. Tapos backing track. Earphone. Headphone. Tapos condenser mic. At saka dynamic mic. So dito sa condenser mic, ito yung para dito. Ito na yun. So ilalagay natin dito. Dito natin siya isasalpak. Ayan, mamaya. So yun nandito eh. Tapos, ito naman yung isa dito sa live 1. Ang live 1 na to, dito natin isasalpak yung dito yung live 1, dito yung sa pang record natin ng camera. Dito, itong ginagamit na to, yung camera na yan, yung cellphone na yan, dito sa live 1. Pero kaya hindi pa masyadong maayos yung audio natin, gawa nang hindi pa naikabit. Mamaya pag naikabit ko. Tapos sunod naman, yung isa para sa backing track. Kailangan mo to para sa music. Kasi siyempre habang nagsasalita ka minsan, kailangan mo ng music lalo pag nagdi-DJ ka. 'Di ba? So ito para sa or nagkakaraoke ka, mamaya bibigyan ko kayo ng sample. Kakanta ako para sa inyo. Yan, dito naman sa backing track. Yun. Yan. Tapos kailangan natin ng earphone. Lahat naman yata tayo may earphone. Para kailangan natin ng earphone para marinig natin yung sound mula sa backing track at saka para marinig din natin yung boses natin. Yan. So sasalpak natin to dito sa earphone. Yan na. So kulang na lang yung mic para marinig na natin yung boses. So isasalpak ko na yung mic. Yan. Ayan. Nakasalpak na yung mic. Pero hindi pa maayos dyan kasi hindi ko pa pala na-connect yung camera. Pero ayan, pag ganyan, naririnig ko na yung sarili ko. Ganyan, naririnig ko na. So ayan, sasalpak na natin dyan ha. Tandaan nyo, galing yun sa live 1. Yung live 1 o live 2 pwede. Para dyan yan. Para dito sa camera. Pag sinalpak ko to, maririnig nyo yung kaibahan ng voice quality natin. Ako na lang yung maririnig nyo yung mga noise sa kabila. Hindi nyo na maririnig. Sasalpak ko ha. Ayan. So, di ba? Ito na lang. Pag nakalayo ko konti dito, hindi nyo ako maririnig. Kahit ganito lang kalapit sana. Kaya maganda yung quality ng voice natin kasi tawag dito. Ako lang yung naririnig, hindi naririnig na sa paligid. Yung mga maingay kanina, tingin ko hindi nyo na naririnig, di ba? So, ayun na yun. Kailangan natin ng earphone para marinig natin yung boses natin at saka yung sa backtracking. Backtracking ba yun? Backing track pala, sorry. Bali, ito nagagamit tayo ng isang cellphone. Cellphone ng tatay ko. Cellphone ni Abi. Yan.
Gamit tayo nito para sa music. Hanap tayo ng karaoke. Kakantayin natin. So yun naman yung sa backing track. Dito natin isasalpak. Ayan. Dito natin isasalpak para makuha natin yung music. Pag nakasalpak yun, tapos ipa-play natin, papasok siya dito sa camera. Mare-record na rin yung tunog nito. Play natin. Tapos naririnig mo rin dito sa earphone. Lahat sila connected dito sa VA. Ayan. Sorry, hindi ko makapakita na maayos. Ayan. Connected sila lahat dito. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. O binibining ko, ikaw ang nais ko na makapiling sa buong buhay ko. Laman ang panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibighani. Sa tuwing ikaw ay napapadaan, mga mata ko ay numiislap. Ah, hindi ko na alam. So, ay, lumapit ako dun, di pala maririnig. So, ayun lang. Ngayon naman papaliwanag ko sa inyo para saan yung mga button, lahat ng pindutan dito. Mga function nito, saka itong dalawang iniikot-ikot. Okay? So, proceed na tayo dun. Siguro naman malinaw na yung mga para saan itong mga saksakan dito. Proceed tayo. So, nahihirapan akong paliwanag na para makita nyo rin ito ng maayos. Bali, gagawin ko na lang. Picturean ko ito, tapos ilalagay ko dito. Yan na lang. Tapos basahin nyo na lang yung mga description ng mga ito, label ng bawat button. Kasi yung sasabihin ko rin naman. Okay, so sisimulan natin dito sa mic at saka echo. Sisimulan natin dito sa mic. Ang mic, para marinig yung output ng boses natin kung gaano kalakas. So pwede nating hinaan yan. Pag hininaan ko ganito, tignan mo. Unti-unting lumilipat yung boses ko. Diba? Yun, pag ganun pala hindi na. So dito naman sa kapila, yung echo. Ayan o. Ayan. So pag hininaan natin, pag naka dito siya sa pinakababa, ayan. Yung boses ko lang talaga, wala talaga siyang literal na walang echo. Ayan. Pero nasa atin kung siguro mas okay yung ganito. Konting may echo. Ayan. Ayan. Ito, hindi ko alam lahat ng function ito. Pero kung ano lang yung alam ko, yun ang sasabihin ko. So dito sa monitor, dito kontrolado niya to lahat. Dito sa monitor na to. Lahat kontrolado niya. Kasi pag hininaan ko to, lahat-lahat ng ano, hihina yung volume niya. Ayan. Pag ganyan, hindi na ako naririnig, di ba? Pag ganun, hindi na ako naririnig, di ba? So, dito naman sa backing track, dito naman yun sa isang cellphone. Pag halimbawa, yun nga kanina, nagre-record tayo. Tapos, masyadong malakas yung music galing sa isang cellphone. Halimbawa, pag ganyan, play natin sa clip konti. Ayan. Backing tracking naman, backing track, pwede nating hinaan. Yan. Pero hindi nahihinaan yung sa boses natin. So yung music lang na galing dun sa isang cellphone yung nahihinaan. Yan. Tapos yung dito naman sa record, bass at saka treble, hindi ko alam totally talaga yung ano nito eh, para saan yung function nito. So, para mas maliwanagan kayo, manood kayo ng ibang review. Okay, so dito na tayo sa mga button. Reverb, delay, pitch, elimination, crack, MC, tsaka voice over. Dito sa red. Dito sa pulang mga button. Ang alam ko lang dito is pitch at tsaka voice over. Kasi hindi ko alam tong iba eh. So sa pitch, mag-iba yung boses natin. Parang ganito. Yan, di ba? Boses bata.
na hindi ko... Eh, naririnig ko kasi nakasuot ako ng earphone. So, lahat ng sinasabi ko dito, naririnig ko rin. Yun yung para sa earphone dito sa likod. Yan. So, ibay naman natin yung boses. Apat yata to eh. Yan. So, ito naman, parang si Big Brother. Yes. Mr. Sendat. Ang task mo ngayon. Yan. So, ulit sa iba naman. Yan. Ito naman usually madalas ginagamit sa memes o sa mga ibang video clip. Parang ito usually ginagamit eh. So, iba naman. Ito. Oh, mamang-mama. Okay, so, iba naman. Ayun. Ayan, ito na yung boses ko. Yan. Ito lang yung alam ko yung gamit. Tsaka itong voice over. Yan, sa voice over man naman, halimbawa parang kang nagdi-DJ na pag nagsalita ka, liliit yung boses, yung music. Parang ganito, play natin yung sa YouTube ha. Tapos magsasalita ako. Yan. Puro marikit ha. Yan, pag pinilit yung voice over, papansinin nyo, pag nagsasalita ako, nawawala yung tunog, di ba? Yung music. Pero pag tinigil ko magsalita, babalik yung music. Yan, di ba? So, yun yung use ng voiceover. Alright. Tapos, iba naman. Patayin mo natin music. Dito naman sa cheer, ito yung, ginagamit din to sa mga video clip na ano eh. Parang mga memes na rin. Ayan o. Ayan. Tapos, din. Ay, iba. Tapos, gunshot. Yun. Tapos, 9277. Tapos, yung yells, may sigaw. What? Kiss. Tapos, laughter. Yun. Tapos, applause. Tapos din-din. Ding-ding-ding! Din-ding-ding! Tapos giggle. Tapos slash. Tingin ko ito yung sample eh. Slap dapat eh. Tapos PUBG. Yun. So, ito lahat yung sinabi ko, yun lang yung alam ko. Yung mga hindi ko pinaliwanag, talagang hindi ko alam. Hindi na ako nagbigay ng ano dito, information, kasi hindi ko talaga alam. Mahirap na magsalita, tapos mali pala, di ba? So, hanggang dito na lamang, pasensya na kung medyo magulo at hindi niyo gaano naintindihan yung paliwanag ko kasi ang sinabi ko lang kung ano lang talaga yung alam ko. Excited na rin ako para dito kasi dito na lamang maraming salamat.